So ito po yung settings natin ngayon mga idol, no, sa horizontal welding practice natin mga idol, no. So medyo mahaba to yung ginagawa natin practice mga idol, no. Ito yung first pass natin, no. Sa ano to dito, no, sa Japan isang itch ang tawag nito na lisensya, no? Horizontal. So ito yung ano natin first pass, no. So ang sangits dito mga idol is 19mm yan ang kapal sa bakal, no. Hindi yung first pass natin. So magre-renew na kasi ang lisensya natin mga idol. So iano natin. Eh kumbaga i-exercise natin yung kamay natin kasi hindi naman natin to araw-araw kasing itira at saka ibang settings kasi dito mga idol, kaya kailangan lang natin na tune up lang ba tune up. So ganito tayo lagi mga idol, no, kahit matagal na tayong nagwi-welding dito sa Japan at paulit-ulit na lang yung trabaho natin, pero nagpa-practice pa rin tayo mga idol. Kasi para sa akin mga idol, everyday sa practice mga idol. Hindi tayo nakiklaim na magaling na tayo, kasi yung mga taong nakiklaim ng ganyan mga idol, sila po yung kumbaga tapos na yung career sa pagwi-welding nila. So ganito mga idol, no, bago mag last pass, no. Itong parte na ito mga idol, ito yung pinaka-importante sa last pass, no, na may matira dito. Ito mga idol. So ang pinaka last pass natin mga idol, medyo sumala tayo mga idol. Kasi yung hindi nasa wala sa tamang posisyon yung ano ko, yung paghawak sa welding torch mga idol, so biglang umiikot yung wire, no. Pero okay lang, at least na ano, no, yung kumbaga nakukuha pa rin natin yung timing sa bawi na lang po tayo sa actual talaga. Basta alam natin, so kailangan lang naman talaga kumbaga stretching lang po ito mga idol, no. Kaya kahit pangit yan ang pinaka top niya mga idol, meron pa siyang medyo kunting cut, pero okay lang kasi practice naman yun, eh.